Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao, higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, aking Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ang aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag, o pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Napakasarap po sa pakiramdam at nakakagaang ng kalooban na isipin at ating alalahanin na ang Panginoong Hesus ay isang mabuting pastol sa atin. At ang ibig sabihin na ang Panginoong Hesus ay mabuting pastol sa atin, hindi niya tayo iiwan sa anuman at saan man. Hindi siya tatakas kapag tayo nasa mga panganib at sa mga paghihirap, at lalo't higit, kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa ating kapakanan. Sa panahong ito ng pandemya, panahong ito ng krisis, sa mga napakadami nating mga pinagdadaanan sa buhay, talagang nakakagaang ng kalooban na isipin lagi na ang Panginoon ay mabuting pastol, na tayo ang kanyang tupa na inaalagaan, at kilala niya ang bawat isa sa atin, at tayo ay kanyang pinagmamalasakitan. Kaya naman sa pandemya na ito, sa krisis na ito, at sa iba't iba mga pagsubok na ating mga pinagdadaanan, no? Napakahalaga na tatandaan lagi natin, may mabuting pastol na nagmamalasakit sa kanyang kawan at bahagi tayo ng kawan na yon. At ang mabuting pastol na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa ating pagdarasal, no? Sa ating pag-iisa, sa ating pagninilay at pananahimik, no? Pikit natin ang ating mga mata at ating isipin, no? Ating imagine, no? Si Jesus, tayo'y karga-karga. Iniingatan tayo para tayo ay kanyang pinakamamahal na tupa na hindi niya pababayaang masugatan, maligaw o mawala. Sarap, no? Ang sarap ng pakiramdam na may nagmamahal at may nagmamalasakit sa atin. At yan ay wala iba kundi si Jesus na muling nabuhay, ang ating mabuting pastol. Ngunit, nakalulungkot din naman at masakit sa pakiramdam na isipin na kung ang Panginoon ay tapat na mabuting pastol, aminin natin na may kababaang loob. Tayo, hindi lagi o hindi natin kinakaya na maging mabuting pastol sa isa't isa. Tumatakas tayo kapag may panganib, kapag nahihirapan. Hindi natin kayang ialay talaga ng buo at ng ganap ang ating buhay para magmalasakit sa kapwa natin na nangangailangan. Mas madalas magaling tayo sa salita, magmamahal, maglilingkod, pero hanggang doon lang. Balikan nga natin at alalahanin natin, may mga pagkakataon na ba? At gaano karami na ang mga pagkakataon na talaga tayo nakapagmahal, nakapagmalasakit at nakapaglingkod, nakatulad ng mabuting pastol. Hindi nang iiwan, tapat na gumagabay, nag-aalaga, nagmamalasakit, at handang magsakripisyo para sa kanyang pinagmamalasakitan. Alalahanin natin, no, meron na bang tao talaga at ilan sila na itinuring tayo bilang kanilang tupa at silang mabuting pastol? Inalagaan tayo, pinagmalasakitan tayo, dinamayan tayo hanggang sa huli nang hindi nagpapabaya, nang hindi nang iiwan. Mga kapatid, no, nakalulungkot na hindi natin kayang mapanindigan ang panawagan para maging mabuting pastol sa isa't isa. Ngunit, hindi pa din ito dahilan upang tayo mawalan ng pag-asa at masiraan ng loob. Sa ating unang pagbasa, kung ating babalikan, no? Sa aklat ng mga gawa, narinig natin si Pedro at ang kanyang mga kasama, matapang na nagsasalita sa harap ng mga pinuno ng bayan at sa mga matatanda doon upang kanilang saksihan, upang kanilang paliwanagan at upang kanilang ipagtanggol si Jesus sa mga tao.
si Jesus na muling nabuhay. Ang tapang nila. Pero alam naman natin ang kwento. Minsan sa kanilang buhay, naging mayabang sila. Hindi nila pababayaan ang Panginoong Jesus na masaktan. Pero noong dumating na ang sandali na si Jesus ay hinuli, hinatulan ng kamatayan at nagpasan ng krus, nasaan sina Pedro at ang mga alagad na ito? Naduwag, natakot. Pero ngayon, mula sa kanilang karuwagan, mula sa kanilang pangingimi, mula sa kanilang kahinaan ng loob, eto, natagpuan natin si Pedro at ang mga alagad na may tapang upang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. At ang dahilan ay sapagkat napuspos sila ng Espiritu Santo. Kaya hindi tayo hopeless case. Kung posible ito kay Pedro at sa mga alagad, posible din ito para sa atin. Sa atin na umaamin na hindi tayo laging tapat na mabuting pastol sa isa't isa. Sapagkat, ano sabi ng unang sulat ni San Juan na ating ikalawang pagbasa? Sa laki ng pag-ibig ng Ama sa atin, tayo ay kinilala niya bilang kanyang mga anak. Tayo ay kinilala bilang mga anak ng Diyos. At dahil dito, sumasa atin ang kanyang Espiritu. Sa Espiritu ng Panginoon, katulad ni Pedro at ng mga alagad, kaya nating lampasan ang ating mga takot, ang ating mga pagiging maramot, ang ating sobrang pagmamahal sa sariling buhay at sa sariling kapakanan, kaya nating lampasan ang lahat ng iyan upang tayo'y maging mabuting pastol sa diwa ni Jesus. Hindi nangiiwan, nananatili, pinagtatanggol ang isa't isa para sa kanilang mabuting kapakanan at handang mag-alay ng buhay, magsakripisyo para sa pagmamahal. Higit kailan pa man, ngayon na marami tayong mga pinagdadaanan, kailangan natin si Jesus na mabuting pastol. At kailangan din natin ang isa't isa bilang mga mabubuting pastol. Kailangan natin ng presensya, ang malasakit, ang pagdamay ng isa't isa sa mga panahong ito. Hanggang sa sumapit ang sandali, sana'y malapit na, matapos ang pandemya, matapos ang mga krisis, magkaroon ng lunas ang lahat ng ating mga pinaghihirapan. At maranasan natin ang tunay at totoo na tagumpay sa dusa at kamatayan. Pagdasal po natin ang isa't isa na nawa maging mabuting pastol tayo sa ating panahon, ngayon, para sa isa't isa sa diwa ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat sa pagsusugo mo kay Jesus bilang mabuting pastol na sa amin nagmamalasakit at nag-aalay ng buhay para sa aming ikaliligtas. Sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, tulungan mo kami na magmalasakit din at magsakripisyo para sa isa't isa upang hindi lamang kami maging tupa ng mabuting pastol, kundi sa diwa ng mabuting pastol, maging mabuting pastol din kami sa isa't isa at ang buong kawan ay makaranas ng iyong kaligtasan. Samot dalangin namin ito kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.